Great priests. Pasok ka sa akin. Mayroon din nangyaring ganyan sa mga pare. Something like this is happening with priests who are obsessed with protecting their time. Sa buhay ng pare, sabi niya, may ganyan din nangyayari. Because they are observed with their free time. Ay, kailangan ko ito. May meeting dito. Oh, no, mayroong banquet dito. Mayroong party dito. Sabi niya, something like this is happening with priests. This is frequently due to the fact that people feel an overbearing need to guard their personal freedom. Ito ang nangyari sa mga pare. Nangyayari din sa mga tao na gusto, what? Huwag mo akong pakikialaman. Kailangan akong panahon. I need this, I need that. Sabi ni Pope Francis. It happens. So, sabi niya, as though the task of evangelization was a dangerous poison rather than a joyful response to God's love which summons us to mission and make us fulfill, become fulfilled and productive. Sabi niya, yung laso na yun na nangyari sa mga tao, lay person, dahang-dahang pumapasok sa pare. Itong section ng bagay sa pare. Kailangan mo ito. I need this time. Natatakot si Pope Francis, sabi niya. Then, patuloy siya. Some resist. We're saying of priests. Some priests resist giving themselves over completely to mission and thus end up in a state of paralysis and asidia. Sabi niya. Some resist giving themselves completely. Tatanggalungin ko. Meron, pare. Takot maging tunay na pare. Mas tatakot ako maging tunay na mismo. Bibigay ko ang sarili ko. My free time. My options. My leisure. My comfort. Takot yun. Number 81. I'm spelling it out. Takot maging tunay na pare. I'm not saying this. Ang ating Santo Papa, ano ang sabi ko nito? It's the Holy Father, the last gift of God and Jesus Christ for us. I say last gift because I'm not saying the world is going to end. No. But we may not get another book like this. Anong kinatatakot? Pero sabi niya, natatakot eh. And then it will end up, sabi niya, state of paralysis. Pag ganun, wala akong magagawa. Asidia means helplessness. Yeah. Natakot na ako. Kanya naman, may magagawa tayo. Let's leave this now and say, there is a hope. And the hope does not come from theories and ideologies or philosophies. It will come from the gospel of love of Jesus. Simple lang eh. You know, theology can complicate faith. Yung nga sabi ng isang aning kaibigan kong Italiano. Nagbakasyon siya sa Italia at ang sabi, ibigin siya ko,
ano ako? Anong balita mo? Nandito sa Italia, mga sa Santo Paco. Ay, ito ko. Ito ang pangasin ko, Francis. Mahal na ba ng mga Italiano? And he comes from Upper Italy, Northern part. Why? Well, alam mo, Italiano, Cardinal, mahal nila lahat ng Papa, eh, brothers. They become the center of the world because the Pope is in Rome. Center ng daigdig ng pananampalataya Katoliko at Kristiyano pagkat doon natira sa Roma. So, mahal na. Mahal nila si Pope St. John the Predator, mahal nila si Paul the Sixth, mahal nila si John Paul II, mahal nila po si Benedict XVI. Ayun ang kaibahan nito. Ay, nako, Cardinal, sabi na, iba si Francis. Bakit? Sa wakas, sinabi ng mga Italiano, finally, we understand what the Holy Father is saying. Ibig sabihin, the language is using is simple. The theology he is preaching is tangible. It resounds in a kayang-kayang lulunin. Simple bagay. Masyadong simple. And that is exactly what the joy of evangelization means. Hinuhubaran niya na komplikadong mga ekspresyon ang teolohiya. At ibinabalik niya, iisa ang dinala ni Jesus dito. Pag-ibig ng Diyos. Tingnan niyo yung ginawa ni Jesus. Balikan natin kay Mateo. Yung niya, viserando et atque eligendo. Nagpilawa na ko na sa inyo yung bisipili niya. Kung walang pagmamahal ng Diyos, magmumukmuk sa Jesus sa sugat na tinamo, sa kasalanan na tinamo,